Good morning sa inyong lahat. Welcome sa Brilliance Family Vlog. Sa video na ito, gusto ko i-share sa inyo ang malaking balita. So guys, andito ako ngayon sa Dilamar swimming pool. Fourth day ng swimming lesson ng anak ko. So while waiting sa kanya, vlog na naman tayo guys. Andito ako dito na place at nakikita ko siya doon. While waiting. Kasi pag doon tayo nagba-vlog, ang ingay doon ng mga coaches, maririnig nyo. Unlike dito na banda, wala. Hindi sila masyadong naririnig. At saka tahimik dito na area. Gustong-gusto ko dito na area. So guys, gusto ko i-share sa inyo yung malaking balita sa ating channel. Guys, finally, monetized na ang channel natin. So, natanggap ko siya nung isang araw. So ngayon lang ako nakapag-vlog kasi sobrang busy guys. So guys, thank you so much sa lahat ng subscriber ko, sa lahat ng sumusuporta at laging nanonood ng mga videos ko. Kung hindi sa inyo, hindi ko matupad, hindi ko ma-reach yung ganitong kaligayahan guys. Ganito pala yung feeling pag ma-reach mo yung requirement ni YouTube. So sa video na ito, gusto ko din i-share yung journey namin. As in, sobrang saya ko guys kasi andyan kayo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matupad yung gano'n na happiness. Maging party ka na ang program ni YouTube. Alam mo naman na hindi tayo kasikatan na vlogger. At saka, hindi naman katulad ng ibang mga videos yung channel ko. But, thank you so much sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng nanood ng mga videos namin. Ay, magustuhan nyo pa yung mga susunod namin mga videos as a family guys. At lalo nyo akong pina-inspired na gumawa pa ng maraming videos, mag-vlog pa ng marami. Alam niyo yung hindi tayo magkakilala sa personal, pero dun sa mundo ng YouTube, dun tayo nagkakilala, yung nakikita natin yung bawat isa na buhay, yung mga travel ninyo, travel ko, yung bang, parang nag-sharing tayo dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyong lahat kasi ginawa nyo akong party din ng buhay nyo. Yung todo support nyo andyan. Gusto ko i-share din sa inyo yung journey ko sa channel na ito. So, nagawa ko itong channel na to is November 2017. Hindi ko siya ni-work out kasi wala pa akong kaalam-alam doon sa kalakaran ng YouTube. Pero dati pa, nag-video na kami while traveling kung saan kami. Pero di ko alam na hindi ko pa kasi alam yung YouTube na pwede pala dito i-save yung mga lahat ng videos noon. So, dati pa, nag-video na ako. Mahilig na talaga ako nag-video. Pero, di ko talaga siya na-upload dito. Di ko siya na-upload dito. So, na-work ko yung channel na ito is last year. Na-work out ko siya last September 2020. So, lockdown na yun guys. Doon ako nag-start. Yun yung first na month na nag-upload na ako dito, nag-aral na ako mag-edit, pinag-aralan ko yung YouTube kung paano siya i-work out doon. Tsaka, ako pa kasi alam dati, magandang platform ang YouTube kasi doon mo masisave yung mga videos ko. Ang importante lang kasi sa akin noon is kung saan pwede masave yung mga videos kasi kung sa SD card lang, dati kasi SD card. Kaya yung mga dati namin mga videos while traveling, nung nagtatravel kami, hindi ko siya na-save kasi nasira yung SD. So, ang kagandahan ng YouTube is, doon mo masisave yung mga yung mga videos mo na nagawa. While na-share mo yan sa iba, yung videos nyo, yung memories nyo. So, ang first ko talaga na purpose ng pagsali ng YouTube is, yung parang masave mo yung memories mo doon kasi for 5 years from now, 10 years from now, kundi lang talaga, mag-work lang talaga yung, tuloy-tuloy lang mag-work yung YouTube. Ang memories mo is nandun lang. At saka, ang maganda pa dun is, pwede mo siyang i-share sa iba. Ang pinakamahirap na part ng isang YouTuber is yung ma-reach yung requirement ni YouTube na 1K subscriber at 40 watch hours. So, para sa akin na isang small YouTuber, pinakamahirap yung ma-reach yung ganun kasi hindi ka naman kasikatan na vlogger at saka yung mga videos mo hindi naman ganun kasikat. So, ganun yung kahirap. So, na-workout ko siya last September 2020. Tapos, finally, na-monetize siya. Gusto ko i-share din sa inyo yung ginawa ko sa channel namin na sobrang bilis na pag-approve ni YouTube sa amin sa pag-apply ko ng
para ma-monetize yung channel natin. So, ang ginawa ko, while videoing using my phone, pagkatapos nun, lalagyan ko siya ng file name, ng title ng video na ito, at saka yung channel namin. So, yun yung ginagawa ko para pag-edit mo doon sa anong video editor ang ginagamit mo. At least, lahat ng videos nyo ay lahat ng videos is sa'yo talaga. Pagkatapos nun, pag na-save mo yan siya, hindi naman kailangan na for the whole title. At least yung sinasabi natin keyword doon sa title mo at sa channel mo. Yun yung ginagawa ko guys sa channel natin. Tapos pagkatapos noon, maganda naman mag-upload doon sa cellphone. Kaya lang, minsan, matagal nagdi-detect sa cellphone kung may copyright claim kayo o wala. Nagawa ko talaga is doon ako nag-upload sa desktop, para makikita mo yung process sa YouTube, sa studio, kung may copyright claim ka o wala. Ang ginawa ko guys, while waiting sa requirement ni YouTube, the 4K watch hour at 1K subscriber, nag-apply na ako. Before pa nag-email sa akin si YouTube about sa requirement, nag-apply na ako, nag-apply ako ng Google AdSense. Yun yung ginawa ko. So, pagdating ng So, nung umabot na ako ng requirement ni YouTube, automatic siya na go through kasi tapos na ako nakapag-Google AdSense eh. Sobrang saya ko na ma-reach yung requirement ni YouTube. Alam niyo naman na by November, mag-1 year na yung channel ko. Although, kinabahan ako, pero first talaga na purpose ko bakit ako sumali dito sa YouTube is yung memories mo guys na ma-save mo dito, marami din tao na nakapanood. So, maraming salamat sa lahat talaga na sumuporta sa aming channel. Kundi dahil sa inyo, di ko talaga to ma-reach. So guys, yung video natin. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay magustuhan nyo pa mga susunod na aming videos. Guys, tapos na pala sila. Wait na kami guys. Tapos na yung 2 hours na naman. So, may improvement na siya. May mga technique na siyang nalalaman. Pero, let's see sa mga darating pa na mga araw sa training niya. Lesson niya. Swimming lesson niya. Nang 2 hours, parang a lot lang. Ewan ko kung ano talaga sa kanya. Volleyball? Kasi nakalagay volleyball. Wala na akong receiving side na kung ako. Kapag another niyang gusto guys, mag-runner. Dami niyang gusto. Pwede pala, sublang tanan. Dami niyang gusto sa buhay. Sa aming panahon kay, wala kami panahon noon sa ganito na sports kasi kailangan na may magtinda para pambili ng bigas. Sa kanya parang kinuha niya lahat. So, yun na yung video natin sa araw na to guys. Sana ay mag-enjoy pa kayo sa mga videos namin na i-upload.